Magandang hapon na sa inyo lahat. Ako nga pala ay kaibigan ni Pastor Edu noong 1999 o 2000. Pinakilala siya sa akin ni Juni Latoa sa Ninanay, anak ni Nanay. Tapos kasama siya sa Bible study namin. At sa time na yon, marami siyang katanungan. Pero sa pag-uusap namin, doon siya tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Nakatiyak siya noon habang nag-uusap kami na pagmamatay siya, pupunta niya sa langit. Pagtagal-tagal, naging close kami, madalas ang pumupunta sa bahay, tapos sinasamahan ako mag-share sa paligid namin sa Balintawa. Doon siya nagsimula. Anong time niya talaga ang sipag niya? Lahat ng sabi ko, naman siya. Kaya pagtagal-tagal, nagkipagtulungan siya sa isang church. Kahiwalay kami, tapos after some time, baka siya sa bahay, tulungan ko ulit siya, tapos pasyar pa siya sa bahay ng kanon. Kaya, pag merong nangyari sa kanyang buhay, anyway, marami akong nakwento na hindi kayo ng anak niya na mukhang mas kilala ko si dati. At nagkataon lang na yung sa dulong parte ng kanyang buhay, doon pa rin nakilala. So, isang nabanggit kanina dito na sana maganda ng kalagayan niya. Ako hindi lang sana, sigurado maganda ng kalagayan niya. Bakit ako sigurado? Kasi, nung nagkausap kami, alam niya, nakatulad natin, makasalanan siya. Halimbawa, kung ito, hindi naman ano to, tinatawad na siya ng Diyos, kung tanihan ko kaya yung kanyang mga anak, si Ian, sigurado ko, ilang taon kayo nagkahiwalay? Ilang taon ka? 5 eh. Pero narinig ko siya magmura noon. Hindi. Sabagay, medyo bata ka pa noon. Pero alam ko, makapagmura siya kasi nainit ang ulit. Prinsipyo, katulungin, turo sa akin tatay ko, huwag kang papangutok. Yan, ganyan. Kaya, nagigigil pa siyang ganon. Alam ko yun, sinakatunay mga ganon pag ngayon. Ayun, may nakakilala. Kaya, ang tanong, isa rin nabanggit, sino sa inyo dito na pagmamatay, sigurado ang punta sa langit, taas ko, nakitingnan ko lang. Sigurado, 100%. Yung mga nagtaas na yan, sigurado makikita si Pastor Edu. Ako sigurado rin ako. Pero ilan sa inyo dito, dumalo na sa kanyang Bible study. Napuna ako kahit dumadalo, minsan talagang hindi naintindihan. Kaya ang layunin ko talaga, nagpipwes ako kay Pastor. Makapag-share kasi, kung mayroong gusto si Pastor Edu, kaya sobrang sipag niya. Yung sipag niya punto na, magpahinga ka. Hindi kita bibigyan ng support, hindi kita pahinga. Yan ang ginagawa kayo. Sinatakap ko nga si Pastor Edu, kasi siya sipag. Sino nagtulak kay Pastor Edu magpahinga? Wala. Ayan. Sobrang sipag. Kaya, ang nangyari nun, kaya sabi sa bahay niya sa akin, gawin na naman kayo. Yung isang kasama ko si Gamer. Mukmo siya ngayon, natatawa na siya. Ikaw, daya mo, nanonood ka ng talk show. Kaya sabi ko, alam naman niya na mahal ko si Edu, mahal niya ako. Minsan, nagkakataasan kami ng boses dahil may mga prinsipyo kong pareho. Pero, alam ko, ayos ang relasyon sa Diyos. Kaya kahit hindi kami nagkakaintindihan, nasuportan ko siya. Mula missionary ako, may nagsupport sa akin, sinuportan ko siya. Kaya sabi ko, sigurado ko na nandun siya sa langit. Yan ang pinakamahalaga sa kanya, kung tatanong niyo, sa kamatayan, maparangalan ng Diyos. So, alam ko kung re-request ako ni Pastor Edu na yun, itong mensahe yung bigay mo sa kanila, kung paano makatiyak na sa langit din ang punta. Okay? Alam niyo, hindi tayo tiyak na papunta sa langit kasi nagkasala tayo. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang pumatay. Pero sabi ni Jesus, mamamatay tao na po sa kanyang kapatid. Ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, tanga, bobo, gago, mahinang utak, ulol, ay nanganganib na matunta sa impyerno, sabi ni Jesus yun. So, sino sa inyo dito, ang hindi pa nakapagmura, taas ang kamay. Hindi pa. Lahat tayo. Nanganib tayo, matunta sa impyerno. Sabi rin ng Diyos, huwag kang magsinungaling. Sino sa inyo hindi pa nagsinungaling? Ayun, ngayon pa lang, pasok ko na yun. Sabi niya, yung mga tipo na parang hindi makagalitan, ano gagawin mo? Sinungaling ka. Pag alam mo, hindi ko sa yung nagawa mo, nung bata ka, ayaw kong palabasin, hindi mo sasabihin, sinungaling ka. Ganun tayo, sinungaling tayo lahat. Tapos, dahil doon, delikado tayo magpunta sa impyerno, kasama yung mga nakikiapid, yung nakipagtalik sa di-asawa. Single ako, kaya pag ako may nakapagtalik sa di-asawa, pakikiapid yun. Pag may asawa ko, pangangalim niya. Pare-pare pupunta sa impyerno yun.
Sabi niya, hindi ko na ginagawa yun. Pero sabi ni Jesus, ang tumingin sa babae, nang may malaswang hungag, nakasama niya nakasama niya ng babae. So sa mga lalaki, tanong ko, sino sa inyo dito, ni minsan, hindi pa tumingin sa babae ng malaswang hangad? Sino nakatingin ng malaswang hangad? Kaya, yung hindi nang gawa nun, hindi nakagawa nun, pare-pareho tayo, okay? Yung isa po muna sa yung piano, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Oh, hindi mo ako sumasamba sa mga dito. Diba? Eh, minsan naging Diyos-Diyosan natin yung pera. Sino sa inyo palagi na unang Diyos kaysa sa pera? Literally. Sino sa inyo dito minsan na unang mahal sa buhay? Okay? Diyos-Diyosan natin yun. So, ikiapid, magkukulang. Sino sa inyo dito ng bola para mako yung gusto? Pangkukulam yun. Isang bola, pangkukulam. Sino sa inyo dito ang nangupit na maliit na halaga? Eh, ang bata, no? Hindi pa nangupit sa exam. Pare-pare pa yan. So, magnanakaw doon niya. Magnanakaw. Magnanakaw. Buti walang makapagsinungan mo. Nagkamali lang nagtataas ng kamay kanina. Pero ang ibig sabihin niya, lahat tayo nagkasala. Pag ginawa natin yun, ang mga nakikiapid, nangangalun niya, masama sa Diyos-Diyosan, magnanakaw, sakim, naglalasing, nalalai, tandaraya, mamamatay tao, nagmumura, mangkukulang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, kasama ang lahat ng sinungaling, ay bahagi nila sa lawa na nagliliyag ng sutre. Yun ang ikalawang kamatayan o impyerno. Pero maganda dyan, ayaw ng Diyos sa pumunta tayo sa impyerno. Mahal na tayo. Kaya ginawa niya, pinadala niya yung kaisa sa iyong anak na lumikha sa langit at lupa. Nagkataon-taon, namatay sa krus para sa kasalanan, nilibing at muli nabuhay. Nagpakita ka Pedro sa 12, pagkatapos sa mahigit na 500 katao. Umakay siya sa langit, naupo sa kanang ama, at ngayon, nais niya pumasok sa puso niya. Sabi niya, tumayo na ako sa pintuan, kumakatok. Kung sino naman, dumilig sa akin pinig, magbukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya, at maghahapon ang kasama niya. Naniniwala ko, gusto niyo papasok ng si Jesus, di ba? Amen. Naniniwala ba kayo na siya Diyos sa gatawang tao? Amen. Namatay sa krus para sa kasalanan? Amen. Muli na buhay para patunayan na siya Diyos sa gatawang tao? Amen. Kung naniniwala kong ganun, pwede bang hiling ko tayong lahat ay tumayo? Ano nalangin tayo? Kung di ka patiyak na pag mamatay ka ang kutong kasalanan, di ka patiyak na si Jesus nasa puso mo, sumunod ka sa kalangan. Okay? Nalangin tayo. Panginoon Jesus. Sabi mo, Panginoon Jesus. Ikaw ay muling na buhay. Binubuksan mo na po ang pinto ng buhay ko. Tinatanggap kita bilang tagapaligtas at Panginoon. Salamat po. Pinatawad mo na po ako sa lahat ng kasalanan ko. Gawin mo po ako sa taong mabuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Bukas sandali, makalatulong. Ipin mo po. Makaliwanan ko lang kung paano kung may mga tiyak na salamat po kayo. Sabi ni Jesus, tumayo na ako sa pintuan, tumakto. Kung sino man, tumingin sa aking tiyak, bukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya at magkakapunan ka sa kanya. Kung sino sumunod sa panalangin? Sabi ni Jesus, kung sino man, tumingin sa aking tiyak, bukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya. Kaya nasa nga si Jesus? Papasok sa kanya, sabi niya, at magkakapunan ka sa kanya. So, kung sasamahan ka niya sa hapunan, kanyari, kumatok ako, galit na ako, alam mo, may kasalanan ako. So, pagkabukas ng pinto, nakiba ka pa. Sabi, kahit-kahit, huwag na ako tayo. Galit pa lang siya, yun na. Si Jesus, sasabi niya, ako'y papasok sa kanya, maghahapunan ka sa amin. Galit pa ba siya sa inyo? Na, kung gayon, ano ginawa niya sa kasalanan niya? Pinatawa ka. Ang ibig sabihin niya, yung nakarang kasalanan mo, pinura na niya. Inalis na niya. So, kung inalis na ang kasalanan mo, lahat ng nakaraan, pag mamatay ko ngayon, saka pupunta? Sinasiguran sa langit? Okay? Sa langit na. Kasi, nilinisan tayo sa dating kasalanan natin. Okay? E paano pag may magawang kasalanan? Ganun na yan. Sabi, nung namatay si Kristo, namatay siya, minsan para sa kasalanan, sa lahat ng katalunan. Namatay siya para sa dating kasalanan mo, at pati magagawa pa. Okay? Kung namatay siya sa dating kasalanan mo, hindi na niya isipin pa. Inalisan niya sa isip niya. Yung magagawa mo, sa isip niya, hindi na rin.
Ayun sinabi, pinatawad na tayo sa lahat. Pero nasa iba, pinagawa ng kasalanan. So kailangan na gamit yung amin mo. Pag inamin mo, bibilisin ka niya. Aalisin sa buhay niyo. At susunod na magkakawa, kasalanan mo lang ngayon, sabi mo sa kanya, Panginoon, naamin ko po, na ginawa ko ay mali. Salamat po kayo ng Jesus noon. At dahil doon, ito na kailangan ko bayaran pa. Linisin mo po ako doon. At linisin ka niya. At tapos noon, kasayang yung Bible, para makita mo sa Bible, na tama nga sinabi ko. At kung may game ang kasama ko, malita mo pa sila, ang gabi niya lang. Ha? Kasi mahalaga, basahin yung Biblia, maghanap kayo ng grupo ng mga tao malalapit sa Diyos. At sumama kayo sa malita pa kayo ng pag-aaralan para lalo kayo malapit sa Kanya. At sa ganoon, sa huling araw, apra. So alam niyo na, kung mamatay kayo, magigutong si Pastor Edo. Okay? Para kung gusto niyo mabilis makita, dapat, yung ugali niyo, katulad ni Kristo, natin. Pag tayo ay naging banal, ganap sa ating ugali, darating ang si Jesus. Si Pastor Edu, ngayon dumating, patay siya, muli magbuhay siya ng bagong katawan. Hindi nagkakasakit, hindi nagkakasala, hindi namamatay, hindi nabubulok, maganda at matas. Tayo rin. Tayo papalitan ang ating katawan, tapos ng ganung katawan. Masalubungin natin ang Panginoon, makapiling natin ang Panginoon, ang wala kang gano'n. Okay? So ang hapon, maganda tayo. Basahin natin Biblia araw-araw, sundin natin yun. Makisama tayo sa mga malalapit sa Diyos at bahagi natin siya sa iba. Salamat.